Sana ako. Okay. Salamat sa Panginoon at binigyan ka ng ano diyan, magandang lugar, no? Internet. Sana huwag na namang maputol yan. Pero maganda yung iyong pwesto diyan at saka malinaw naman po ang iyong ano. Malinaw po ang iyong tinig, kaya oo, malinaw po ang sound. Kaya parang talaga po ay magiging matagumpay yung ating ano Bible study po ngayon. Okay, punta po tayo mga kapatid sa ating pong ano pagpapakilala. Magpakilala ka po muna kapatid para makilala ka ng ating mga viewers, no? Hello, magandang gabi po. Apo. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po si Alvin Bombio, taga Zone 5 Bulan, Sorsogon. Dati po ako seafarer, nag-work as waiter sa isang cruise ship. Nag-stop po ako last 2018. And then right now, naka-vacation ako ng matagal kasi nga COVID, no? Mahirap sumakay. I'm 37 years old. I'm still single. Ah, single. 37 years old. Opo. Okay, okay. So, sa ating pong mga taga-atabay at mga kaibigan po nating makakapanood ng online program na ito, online Bible study. O, nailagay ko pati dyan, Season of Prayer. Teka lang, bakit po nailagay ko dyan ay Season of Prayer, no? Nasaan na ba yung aking ginagawa dito? Bakit Season of Prayer po yan? Okay, create a banner tayo. Then, Bible study dapat. Yan. Ay, Bible study dapat. Okay. So, sa ating pong mga manonood at mga kaibigan po natin na umaantabay sa ating programa, ang inyo pong napapanood na programa ay online Bible study sa pagitan po ni Brother Bombeo mula po sa Bulan Church. Siya po ay Bulan na Sorsogon, no? Siya po ay isang mananaliksik sa internet tungkol po sa ating pananampalataya at fortunately ay dinala siya ng Panginoon sa ating pong mga online posts sa Facebook yata. At nakita niya po ang aking pangalan. At yun nga pong nangyari mga kapatid. Nag-come up kami pa. Hello. Pagdaan. Hello. Thank you.
Okay, naputol po mga kapatid na ah. By the way po, medyo naputol po ang atin pong live sa kadahilanan po mga kapatid. Kanina naputol si Brother Alvin. Nakuha niya na tuloy ang malakas na signal. Aba, ako naman po ngayon ang nawalan po ng internet. Naku, mga minamahal ko mga kapatid, let us pray for this, no? Pinapapasok ko na yung ating kapatid. Sana makapasok uli. No? Kasi bakit ganito ito, no? Yan. Sana makapasok po uli ang ating kapatid, no? Shout out po pala kay Brother Alan Luiso. Siya po ay sabi niya, wow, nice to pangaral, salita ni God. Oo. Praise the Lord po mga kapatid. Hinihintay po natin ang ating pong kaibigan na makapasok. O narito uli siya, pumasok na uli. No? Okay. Hello? Naputol tayo kapatid. Ako yung naputol na naman. Mm-hmm. Oo, ikaw. Tapos ako yung naiwan. Ako ang naputol. Okay. So, welcome po sa ating pong Bible study for tonight. Mga minamahal po namin mga kaibigan, narito po si kapatid na Alvin. Ang aming topic po ngayon, ibabalik po namin ang aming topic. Medyo nagkaroon po kami ng konting mixture ngayon sa topic sapagkat kagabi ho'y napasimula na namin. Ngunit naputol nga. Ngunit ngayon po ay magpapatuloy po tayo sapagkat para ho maunawaan niya ang ating pong mga pinaniniwalaan ng mga katotohanan sa banal na kasulatan. Ngayon po kapatid, ang ating paksa ngayong gabi ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. Bakit po ang Seventh-day Adventist Church naniniwala na ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon? At ang paniniwala o ang pagtanggap sa Panginoon ay isang pananampalatayang gumagawa. Naniniwala po tayo na kapag ka ang pananampalataya ay hindi ho o walang gawa, ito po ay pananampalatayang patay. So, pagka tayo'y nagsasabing nananampalataya tayo sa ating Panginoon, ang ibig sabihin po niyan, tayo po'y nananampalataya na may pagsunod. So, yan po ang ating aalamin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng pagiging daan o buhay ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay maligtas? Kapag ba tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, ano po ba ang ibig sabihin noon? Tayo po ba'y mananampalataya na lamang na wala tayong pagsunod? O tayo po'y mananampalataya na mayroong pagsunod o may gawa? Yan po ang ating aalamin po ngayong gabi. Kaya tayo po ay umuko at manalangin tayo. Dakilang Diyos na mapagpala ka po sa oras na ito, Amang Banal, kami po'y lumalapit sa iyo. Naniniwala po kami na ikaw po ang pinagmumula ng katotohanan sa banal na kasulatan. Kung kaya, Panginoon, gusto namin na pag-aralan ito sa pangunguna ng banal na Espiritu na ito po, Panginoon, ay magdadala sa amin sa marami pang mga katotohanan na magliligtas sa amin sa kamay po ng kasamaan.
Sa oras pong ito, Panginoon, amin pong dalangin na iyo pong pagpalain ang kaming lahat. Bigyan po kami ng makalangit na karunungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po ay atin pong aalamin. Ikaw po ba, kapatid, ay nagtanong bakit ang mga Seventh-day Adventist ay Sabat ang araw ng kanilang pagsamba o ipinapangilin po nila ang Sabat ng Panginoon sa Banal na Kasulatan? Oo. Ikaw rin po ba'y nagtanong, kapatid, na bakit ang mga Seventh-day Adventist ay hindi kumakain ng baboy, pasayan, at mga alimango? Kasi nasa na Biblia itanong, po. Na okay, nasa po. Unclean. Unclean. Unclean po ano? Ang alimango, alimasag, at saka baboy. Oo. Pero hindi mo po ba natanong sa iyong sarili, bakit napakarami ho sa mga tao ngayon ay kumakain ito? Samantalang nag-aaral din naman sila ng Biblia, mga matatalino din naman sila sa Biblia. Pero bakit sila ay hindi yata nakakasunod? Maliba ang marami, nagiging tama ba ang kakaunting mga Seventh-day Adventist kung ilalagay natin sa ratio? Naitanong mo na rin po ba yan sa iyong kaisipan, at least sa iyong pong pananaw, kapatid? Kasi masarap eh. Sabi nga, masarap ang bawal. Parang gano'n. Oo. Masarap nga. Man, lahat. Gusto lang i-enjoy yung buhay nila. Parang gano'n. Mm-mm. Parang gano'n lang ano. So by the way po, ipapaliwanag ko natin yan ngayong gabi. Alam natin na ang sabi po ng Banal na Kasulatan sa Revelation chapter 1 verse 3. Basahin ko po ang Revelation chapter 1 verse 3. The Bible is telling us and the Bible is saying, Revelation chapter 1 verse 3, "Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near." Mapalad po ang nagbabasa, ang nakikinig, at ang gumaganap ng mga salitang nakasulat sa aklat ng propesiya. Ang rason bakit mapalad silang nagbabasa, bakit mapalad silang mga nakikinig, at bakit mapalad silang mga gumaganap, sapagkat ang panahon ay malapit na. Sa madaling istorya, ang Panginoong Diyos ay nag-e-expect na samantalang tayo po, mga kapatid, kapatid kong Alvin, ay naririto sa lupa, susundin natin ang kanyang banal na salita, sapagkat hindi po pwedeng magiging mapalad ang isang tao kung walang sinusunod na Biblia. Naunawaan niyo po ako, kapatid? Sapagkat sa Banal na Kasulatan, maliwanag po yan. Yan po ang the last book in the New Testament, Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad po ang nagbabasa, ang nakikinig, at gumaganap. So maliwanag po na ngayong gabi, kaya po tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kaya tayo nagbabasa ng Banal na Kasulatan, sapagkat gusto natin na maging mapalad tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At alam niyo po, kapatid, kapag ka nasusunod natin ang kanyang mga salita, maliwanag po ang sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 5. 1 John chapter 2 verse 5. Ang Biblia po ay nagko-confirm anong sinasabi ng Biblia doon sa taong nagiging masunurin, nagiging nakikinig at nagbabasa ng Biblia. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 5, ito ang ating mababasa. "But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him." Sino man daw po, mga kapatid, ang tumutupad sa salita ng Banal na Kasulatan, tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay suma sa kanya, at ito po'y confirmation na tayo ay nasa kanya, sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya mahalaga po, kapatid, ang Biblia. Mahalaga na ito'y basahin, mahalaga na ito'y pakinggan, mahalaga po na ito'y sundin. Sapagkat ang pagsunod sa Banal na Kasulatan ay isang confirmation na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin at tayo'y nasa kanya. Okay po? So maliwanag po yan, kapatid, sa iyo, no? Klaro po ba sa iyo dyan ang aking tinig?
Hello? Klaro po ba sa iyo dyan, kapatid, ang aking tinig? Okay, medyo... Okay, so sana ikaro ano. So ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 2 verse 5, but whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. So maliwanag po yan, mga kapatid, no? Kapatid na Alvin, maliwanag po yan na ang pagsunod sa salita ng ating Panginoong Diyos ay nagpapatunay na tayo ay nasa Kanya at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Paano naman po yung nagsasabi, kapatid, na sila po'y tumatanggap sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon, nagsasabi na mahal nila ang Panginoon? Ang sabi, ngunit hindi nila tinutupad ang mga salita ng banal na kasulatan. O ika nga, may pinipili lang. Oo, sa banal na kasulatan. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ho niya sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. No? Verse 4, 3 and 4. By this, we know that we know Him. Ang sabi ng Biblia, if we keep His commandments, he who says, I know Him, and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. So maliwanag po, kapatid Alvin, klaro po ba sa iyo dyan ang aking tinig? So, kapatid? Sana klaro po ang aking tinig dyan. Ano? So, maliwanag po, kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, sinumang nagsasabing kilala nila ang Diyos. Ngunit, hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So sa madaling istorya po, mga kaibigan namin, kinakailangan po natin na maipakita sa atin pong simpleng pagsasabi na mahal natin ang Panginoon, kilala natin ang Panginoon, mahal, nais natin siyang sundin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kailanman walang isang tao na magsasabi na mahal niya ang Panginoon, ngunit hindi siya masunurin sa sinasabi ng banal na kasulatan. O kaya, hindi niya sinusunod ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Di po ba? Ang sabi ba ng banal na kasulatan, mga kapatid, kapag ka nagsasabi kang kilala mo ang Panginoon, mahal mo ang Panginoon, pero hindi mo sinusunod ang kanyang kautusan, ang sabi ng Biblia, ang taong ito ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sapagkat alam nyo, ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 5, magpapatotoo po na kilala natin ang ating Panginoon kung tayo po ay sumusunod sa kanyang mga salita. Mahalaga po sa isang Kristiyano, kapatid at kaibigan, na magiging masunurin po tayo sa kanyang mga salita. Alam mo po kung bakit? Sapagkat alam ng ating Panginoong Jesucristo na hindi ka magiging kumpirmadong Kristiyano at hindi ka magiging kumpirmadong kanyang anak kung matapos mong sabihin mahal mo siya, kilala mo siya, ngunit hindi ka naman nagiging masunurin. Kaya po, ang Seventh-day Adventist Church, hindi lamang po nagsasabi na mahal natin ang Panginoon, hindi lamang nagsasabi na kilala natin ang ating Panginoon, hindi lamang na nagsasabi ng ating paniniwala, ang ating pagkaunawa, ay sangayon sa banal na kasulatan, kundi tayo po ay nagpapatunay, kinukumpirma natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ano yung mga kautusan na akin pong sinasabi o binabanggit ngayong gabi? Ang kautusan ito, kaibigan, ay walang iba kundi po ang 10 utos na mababasa natin sa Exodus chapter 20, kapatid. Kung binabasa ho natin ang Exodus chapter 20, mga minamahal kong mga kapatid, iniisa-isa po dyan ang 10 utos, no? Halimbawa, ang sabi ng unang utos ay you shall have no other gods before me. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos harap ko. Ano yung pangalawang utos? You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above,
or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So maliwanag po yan, ikalawang utos. Pangatlong utos, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. So maliwanag po yan, kapatid. Pangatlong utos. Pangapat na utos, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not, you shall do no work. Oh, wala kayong gagawin ibang gawain. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Maliwanag po yan, ang pangingilin po yan sa ikapitong araw ng Sanglinggo na tinatawag ng banal na kasulatan, Sabbath ng ating Panginoon. 5. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. 6. You shall not murder. 7. You shall not commit adultery. 8. You shall not steal. 9. You shall not be false witness against your neighbor. And 10. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. You shall not covet. So maliwanag po yan ang sampung utos. Ang sabi po ng marami kapatid, siyam na lang daw po ang natira sa sampo. Sapagkat yung Sabat anya ay hindi anya yan para sa mga Kristiyano. Hindi applicable yan para sa mga Kristiyano na sundin ngayon. Sapagkat anya ang Sabat, para sa mga Hudyo yan. Ngayon, ang pinakasimpleng tanong dyan, kapatid, nagkamali ba ang Panginoon sa pagbibigay niya ng sampo? Nagkamali ba siya? Bakit itong utos para lamang sa mga Hudyo ay naisama niya doon sa siyam na general na mga utos para sa lahat ng tao? Nagkamali ba ang Panginoon dyan? O kung hindi man nagkamali ang Panginoon dyan, tama po bang magiging sampo o magiging kautusan kung siyam na lang, kung wala na yung Sabat? At kung siyam na lang, wala na ngayong Sabat, saan napunta ang Sabat? Paano nangyaring ang Sabat ay hindi na akma para sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan? Paano nangyari na ang Sabat ay hindi na dapat ipangilin ng mga Kristiyano sa modernong panahon? Yan po ang marami pong mga katanungan. Kasi alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Ang sabi po ng Isaiah 40 versikulo 8, basahin po natin, kapatid, no? Isaiah 48, ang sabi ng banal na kasulatan ay ito. Basahin po natin. Maliwanag sa Biblia po, kapatid, na ang Panginoong Diyos ay hindi kailanman nagbabago ng kanyang mga salita. Halimbawa, ang sabi ng Isaiah 40 versikulo 8, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. So, ito bang sampo na siya mismo ang nagsulat, daliri niya mismo ang nagsulat, inilagay niya pa ito sa dalawang tapyas na bato, ibinigay niya kay Moses para ibigay sa kanyang bayang Israel, para itong bayang Israel magiging ahensya ng Panginoon na magbigay ng pabalita sa kanyang makarating bansa. At pagkatapos noon, sasabihin natin ngayon sa Bagong Tipan na ito pong Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Ngayon ang tanong, kapatid, noong bang nangilid ang Panginoon sa pagkatapos ng paglalang sa aklat ng Genesis sa ikapitong araw, yung po bang pangingilin niya ay kasama niya lang yung mga Hudyo? May Hudyo na po doon ba sa pagtatapos ng creation period nung siya'y mangili ng seventh day? Sa makatuwid, mga minamahal ko, mga kapatid, ito'y isang klaro na pagkatapos ng paglalang, within 6 days and on the seventh day, sa Genesis chapter 2, 1-3, nagpahinga ang ating Panginoong Hesukristo. Pinagpala niya ito at ginawa niyang banal ito. Wala pang Hudyo roon. Ang tao doon ay sina Adan at Eva. Wala pang Hudyo, wala pang kultura doon,
Wala pang iba't ibang lahi doon. Wala pang iba't ibang lingwahe doon. May isang lingwahe, may isa pa doon na pamilya. Pero ang Panginoon, siya po'y nangilin sa ikapitong araw. Ngayon, paano ho na naging argumento ng karamihan na ito raw pong Sabat ay para lang daw po sa bayan ng Hudyo? Ito po ba'y dahil si Moises ang binigyan ng Panginoon ng dalawang tapis na bato? At ang sabi pa niya, ang malala pa dito, itong mga argumento ng karamihan, ang Sabat anya ay ipinako na sa krus. Nakita niyo po mga kapatid. Kailan po ipinako at nawala ang bisa ng Sabat, kapatid? Sa krus ba? Kailan, kapatid? Pagkatapos ba ng krus? O sa muling pagparito ba ng Panginoon? Kasi alam niyo kung sasabihin po natin, kapatid, na ipinako ang Sabat, ang pangingili ng Sabat sa krus mismo. Sa aklat ng gawa, kapatid, si Pablo nangingili ng Sabat. Tapos na po ang pagkamatay ni Kristo sa krus noon. Umakyat na po si Kristo sa langit. Pero nangingilin si Pablo at ang ibang mananampalataya ng Sabat. Ngayon ang tanong natin sa mga argumento na tulad nito, sana mabuksan po ang inyong mga kaisipan. Ito bang Sabat, kapatid, ay talaga bang ipinako sa krus? Kung ipinako sa krus, kapatid, bakit itong si Pablo, sang-ayon sa kanyang kaugalian, mga minamahal kong kapatid, sa gawa, kapitulo 17, versikulo 2, ang sabi ho ng Biblia, "Then Paul, as his custom was, went into them, and for three Sabbaths, reasoned with them from the Scriptures." For three Sabbaths, mga kapatid. Eh di, mga ngaral si Pablo po, kapatid, ay mga ngaral ng Diyos. Paano po nangyari, kung totoo yung argumento na ang Sabat ay pinako sa krus, paano po nangyari itong si Pablo, mga ngaral ng Diyos, sang-ayon sa kanyang kaugalian, nangili ng Sabat? Imagine niyo po yan, mga kapatid. So ang ibig sabihin po nito, hindi po umaakma yung sinasabi po, kapatid, ng nakararami na ang Sabat ay pinako sa krus at ang Sabat, kapatid, ay para lang sa mga taong Hudyo. Alam nyo, mga kapatid ko, kung ang Sabat lang ay para sa mga taong Hudyo, kapatid, mamumroblema tayo. Halimbawa, kung susundan natin, kapatid, na ang Sabat ay para sa mga taong Hudyo. Ngunit may mababasa tayong ganito, kapatid ko. Halimbawa, sinasabi po ng banal na kasulatan sa Romans chapter 9 at verses 4 and 5. Tingnan po ninyo ha, basahin po natin, mga kapatid. "Who are Israelites to whom pertain the adoption?" At nakita nyo, "Who are Israelites to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises? Of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen." Ay, ito yung sabi ng Biblia sa mga Israelita na nasa kanila ang pagiging adopted, pagiging inanak ng Diyos. Nasa kanila ang kaluwalhatian. Nasa kanila ang tipanan. Nasa kanila ang pagbibigay ng kautusan. Nasa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Nasa kanila ang mga pangako. Eh kung totoo po yan, mga kapatid, na sa dahil nasa kanila yung pangako, na nasa kanila yung Kristo, nasa kanila yung ang adoption, nasa kanila yung paglilingkod sa Diyos, eh ano na yung natira sa mga Pilipino? Hindi tayo Hudyo. Kung susundan natin yung argumento na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Kung ang Sabat ay para sa mga Hudyo dahil sinasabing the giving of the law ay para sa mga Israelites, eh paano naman ito ang paglilingkod sa Diyos ay para rin sa kanila? Ngayon, bakit maraming mga Pilipinong maglilingkod sa Diyos? Eh itong paglilingkod sa Diyos pala ay para lang sa mga Hudyo. Ano na po ang natira sa mga Pilipino? Mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo rin ay pwedeng maglingkod ng mga Pilipino sa Diyos, ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid ko, ang Sabat ay para din sa atin. Nakita, naintindihan niyo po?
Kasi ang sabi nila, ang Sabat daw po ay para lang daw po sa mga Hudyo eh. No? Nakita niyo po, ang Sabat daw ay para lang sa mga Hudyo. Eh ang sabi ho ng Roma 9:5, who are Israelites? 9:4 at 5, who are Israelites? O sa Tagalog, basahin natin para maging malinaw sa ating pong general public, Roma 9:4 at 5. Ang sabi ng Biblia ay ganito, sila yung mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Tingnan niyo po ha, kung susundan po natin na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lang, eh sa talatang ito sinasabi, sa kanila rin nagmula ang Kristo, sa kanila ang pagkukupkup, sa kanila ang pagsamba. Eh dapat hindi tayo sumasamba kasi para sa kanila lang ang pagsamba. Nakita niyo po? O kung sasabihin po natin ang pagsamba, para sa lahat yan. Sabat lang, exempted lang ang Sabat. Kasi ang Sabat talaga ay para sa Hudyo. Eh may pinipili tayo sa Biblia. Hindi talaga natin sinusunod ang banal na kasulatan. Nakita niyo po mga kapatid ko? Kaya po, kung maraming conflict ang ating argument sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin noon, hindi mali ang Biblia, mali ang pagkaunawa mo, mali ang argumento mo. Kasi ang banal na kasulatan, from cover to cover, wala po yung ni isa mga kapatid ko na may conflict. Lahat po yan nagkakatugma. Lahat yan nagkakaisa. Walang conflict kahit isang talata dyan sa banal na kasulatan. Pagka ang iyo pong argumento ay maraming conflict sa Biblia, ang ibig sabihin ng kapatid, mali ang argumento mo, mali ang paniniwala mo, mali ang opinion mo. Hindi yan turo ng Biblia. Yun ang ibig sabihin yan. Nakita niyo po? Kasi kung sasabihin lang natin, ang Sabat niya para lang sa mga Hudyo yan. Kung naningingiling ka ng Sabat, parang walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para baga ang nangyari, ang krus ni Kristo sa Kalbaryo ay para ipako ang Sabat. Hindi ipako yung ating mga kasalanan. Nakita niyo po mga kapatid ko? So yan po ang problema sa argumentong nagsasabi na ang Sabat anya ay para sa mga Hudyo lang. Kasi kung ating babalikan ang Roma 9:4 at 5, huwag niyong kalimutan ito kapatid. Tatanungin natin ang mga may argumentong ang Sabat ay para sa mga Hudyo lang. Ipabasa mo po ito kapatid sa mga nagsasabing ang Sabat ay para sa mga Hudyo lang. Ipabasa mo po ito, ito pong sinasabing Roma 9:4 at 5 na mababasang ganito. Sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang pangako. Oh, ito bang mga Pilipino dahil walang pangako, walang kaligtasan? Kasi para sa mga Hudyo lang eh. Maliwanag, para sa mga Israelita lang eh. Bakit tayo nakikristo? Bakit ho tayo umaasam at nangangarap na maligtas tayong mga Pilipino? Eh ito palang mga pangako para sa mga Israelita lang pala. Sa kanila pati yung mga patriarka. Bakit tayo naniniwala mga Pilipino sa patriarka? Eh sa mga Hudyo lang naman pala ito. Eh sa kanila nagmula ang Kristo. Bakit tayo naniniwala at nakikristo? Kung para lang pala ito sa mga Hudyo. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po'y isang ebidensya na mali yung argumento na itong Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Maliwanag po, sana po'y maliwanag ito sa lahat. At kung sinasabi ho ng marami na itong Sabat ay napako sa krus, kapatid ko, mag-isip tayo. Kasi po, itong aklat ng gawa, gawa 13, 14, gawa kapitulo 13, versikulo 14, 42, 44. Eh, si Kristo po'y nasa langit sa panahong iyan. Matagal nang napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero ang sabi ng talata, ugali po ni Pablo, ugali na Bernabe, na sa araw ng Sabat, sila po'y nasa mga kapilya, mga simbahan. Nangingilin po sila ng araw ng Sabat. Tingnan niyo po. Halimbawa, sinasabi ho dito ng gawa 13. Basahin natin ang aklat ng gawa mga kapatid. Tapos na nitong maipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero sinasabi ho,
na sila'y nangilin pa rin ng araw ng Sabat. Halimbawa, sinasabi ng 13, versikulo 44, ang sabi ho ng Biblia ay ganito, nang sumunod na Sabat, ay nagtipo ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Maliwanag po, ng buong, Sabat po, ng sumunod na Sabat, ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Halimbawa, sinasabi po ng 16, versikulo 4, sabi ho ng banal na kasulatan, 16, versikulo 17, versikulo 2. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. E tapos na pong maipako si Kristo dito. Ang tanong po, bakit si Pablo ay nangilin pa rin ng Sabat kung ang isip ni Pablo ay naipako na pala ang Sabat noong mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Nakita niyo? At sa kung mangaral ito si Pablo, bakit hindi ho bumaba ang anghel mula sa langit na nagsasabi kay Pablo, oh Pablo, nagkamali ka. Hindi ganyan, naipako na yung Sabat. Hindi na yan para sa iyo ngayon. Tapos nang mamatay si Kristo sa krus, naipako na yun sa krus. Linggo na dapat ngayon. Wala pong ganyan sa banal na kasulatan, mga kapatid, no? So ang ibig sabihin niyan, yung argumento na linggo na ang pagsamba ngayon, yung argumento na ang Sabat, pangingili ng Sabat, ay para lang sa mga Hudyo, sa mga Israelita, mali yun. Kasi kung yun ang ating susundin, maraming conflict sa banal na kasulatan, kapatid. So sana po ay maunawaan po ito ng ating pong mga kaibigan na umaantabay ngayon. Sana po si Brother Alvin ay nanonood na lang sa ating pong live ngayon. No? Maliwanag po yan, kapatid. Kung ang Sabat ay naipako sa krus ng Kalbaryo, eh itong si Pablo po sa Gawa 17 versikulo 2, nangilin po ng Sabat sangayon sa kanyang kaugalian. Matagal nang patay si Kristo. Namatay si Kristo. Matagal nang si Kristo ay naroon sa langit. Bumalik na nga sa langit. Pero alam mo po ito, nangingilin pa rin si Pablo. Kung si Pablo ay mangangaral ng Diyos, bakit hindi nagpadala ang Diyos sa langit ng anghel kay Pablo para sabihin kay Pablo, hey Pablo, itong Sabat na ipinapangilin mo, hindi na ito para sa inyo yun. Naipako na ito sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ganyan eh, kapatid eh. No? Kung tayo po nagsasabi na ang Sabat po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Eh si Pablo nga po, sangayon sa kanyang kaugalian, matagal nang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, nabuhay na ang ating Panginoong Jesucristo, umakyat na sa langit ang ating Panginoong Jesucristo. Itong si Pablo nangangaral, at sangayon sa kanyang kaugalian, sangayon po sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 2, pumapasok siya sa araw ng Sabat upang sumamba. O, maliwanag po yung kapatid. So ang ibig sabihin, kahit na matapos na yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kahit na si Kristo ay bumalik na sa langit, hindi po pangangaral ni Kristo, hindi po ang gustong sabihin ni Kristo na tinapos niya na rin ang Sabat. Sang-ayon sa kaugalian ni Pablo, nagpapatuloy pa rin ang Sabat. Sa makatuwid, ang Sabat ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga Pilipino. Yan po ang tandaan po natin, mga kapatid. At ito'y mangyayari ang pangingilin hanggang tayo po'y dumating sa bagong langit at bagong lupa. Maliwanag po yung kapatid. Kasi kung sasabihin natin, ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang, eh sa Roman 9:4 at 5, pati pangako sa mga Hudyo, pati Kristo mula sa mga Hudyo. O, bakit tayo nagnanais na maligtas kung ang pangako ay para sa mga Hudyo lang? Bakit yung mga Pilipino, mga Amerikano, bakit yung mga itim, talagang nakikikristo din? Kung manalangin ay gayon na lamang. Ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, mali yung ating opinion at pagkaunawa na itong Sabat ay para sa mga Israelita. Kasi kung itong Sabat ay susundin natin na para sa mga Hudyo at mga Israelita, eh dapat hindi tayo nakikristo. Kasi ang sabi ng Roman 9:4 at 5, sa kanila ang kautusan, sa kanila ang pangako, sa kanila ang pagsamba, dapat hindi tayo sumasamba. Kasi mga Pilipino tayo, sa mga Israelita. Maliwanag yan sa Roman 9:4 at 5. Basahin natin ulit. No? So, ito po ang sabi ng banal na kasulatan, kapatid. Ha? Roman 9:4 at 5. Sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop.
at ang kaluwalhatian sa kanila din, at ang mga tipan sa kanila din, at ang pagtanggap sa kautusan sa kanila din, at ang pagsamba at ang mga pangako sa kanila din. E ano na yung natitira sa mga Pilipino? Wala nang natitira, mga kapatid. Kung sasabihin po natin na itong Sabat ay para sa mga Hudyo, eh hindi lang po Sabat, kung susundin ko po ang inyong argumento, hindi lang po Sabat ang para sa mga Hudyo, pati pagsamba, buong kautusan sa mga Hudyo yan, pati mga pangako sa mga Hudyo yan, kung susundin ko na ang Sabat ay para sa mga Hudyo, pati si Kristo ay sa mga Hudyo, eh bakit ka pa ngayon sumasamba? Bakit ka pa ngayon nangangarap na sa bandang huli, ikaw ay maligtas? Eh sa mga Hudyo, iyan lahat eh. Eh ang tanong, bakit tayo mga Pilipino nananalangin? Bakit tayo mga Pilipino lumalapit kay Kristo? Bakit tayo mga Pilipino sumusunod sa siyam na kautusan? Ang ibig sabihin lang yan, mali yung argumento natin na yung Sabat ay para sa mga Hudyo at hindi para sa mga Kristiyano ngayon. Lalo't mali, kapatid, kaibigan, kung sasabihin natin na ang Sabat ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa Gawa 17 versikulo 2, matagal nang umakyat si Kristo sa langit, nakaakyat na siya. Matagal na siyang namatay, nabuhay na siya, umakyat na sa langit. Pero ang ugali ni Pablo, mga ngaral ni Kristo, eh ugali niyang nasa kapilya tuwing araw ng Sabado. Mahirap po ba yung intindihin, kapatid? Wala yung conflict sa Biblia, mga kapatid. Kasi alam mo, sa Isaiah 66, hanggang sa langit na bayang, kapatid, tayo po'y sasamba sa Panginoon sa araw ng Sabat. Eh ito, mababasa po natin sa banal na kasulatan, kapatid ko. Sana maunawaan po natin ito ha, na mga kaibigan natin umaantabay ngayon, no? Sana maunawaan niyo po. Isaiah 66, versikulo 23, ang sabi, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Versikulo 22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paruroon ang lahat ng laman. Yan po ay sa... Oo. Yan po, kapatid ko, ay sa bagong langit at bagong lupa. So sa makatwid, mga minamahal kong mga kapatid, nananatili po ang Sabat sa panahon ni Kristo, kahit na si Kristo ay bumalik na sa langit, mananatili ang pagiging ng Sabat, at ito'y magpapatuloy kahit sa bagong langit at bagong lupa. Sana naintindihan ito ng ating mga kaibigan. Kaya po yung mga Seventh-day Adventists, kinoconfirm po nila na kilala talaga nila si Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Sapagkat ang wika, kaibigan at kapatid ko, sa unang Juan kapitulo 2, versikulo 5, pasahin natin, ang unang Juan kapitulo 2, 3, 4 at 5, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. O, maliwanag po yan, mga kapatid. Ang nagsasabing kilala ang Diyos pero hindi sumusunod sa kanyang utos, eh, ang sabi ng Biblia, sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Kung ang katotohanan ay wala sa kanya, anong nasa kanya? Eh baka kasinungalingan. Eh saan man ang mula ang kasinungaling? Kay Satanas, kapatid. So maliwanag po yung kapatid. Tapos maniniwala tayo na wala na ngayon ang Sabat. Oy mga kapatid ko, mga kaibigan po namin sa Facebook, no? Mali ang argumento na sabihin, kapatid, na ang Sabat ay para sa mga Hudyo at bawal ito sa mga Pilipino. Mali rin po ang argumento, kapatid, na sabihin natin ang kautusan ipinako sa krus. Maling-mali, kapatid. Kumbaga po ay masasakuti ka dyan kapag kaganyan ang paniniwala natin, no? Pero itong mga Seventh-day Adventist, kapatid, bilang ang pag-ibig ng Diyos at bilang kumpirmasyon na talagang kilala nila ang Panginoon, sumusunod tayo sa pananampalatayang buhay
pananampalatayang may pagsunod, pananampalatayang may gawa. Kasi po ang pananampalatayang walang gawa, patay po yung kapatid. O, makikita nyo, yung mga pagsambang patay, ay talaga, o. Eh basta ho, huwag kang mangapi, huwag kang pumata, huwag kang kumawa ng masama sa iyong kaibigan, kilala sa iyong kapwa, eh okay lang, wala kang kasalanan, kahit labagin mo yung sabat, kahit kumain ka ng dugo, kahit kumain ka ng mga karumaldumal na pagkain, wala kang kasalanan. Ligtas ka. Eh, nako, tingnan mo yung kapatid para ng palataya. Kung ikaw ba'y, halimbawa, kung ikaw ba'y tinanggap ni Kristo, tinubos ka sa iyong mga kasalanan, pagkatapos mo bang tanggapin at tinubos ka sa iyong mga kasalanan, ikaw ay magiging masuwayin, mas masahol pa kaysa dati. O hindi naman yata, pagkatapos na ikaw patawarin, dapat maging mabuti ka, maging masunurin ka. Ganon dapat tayo, mga kapatid. Pagkatapos na ang ating makasalanan na ipako sa krus ng Kalbaryo, dadalhin sana tayo sa pagsunod. Yun po dapat, mga kapatid ko. Yan ang tamang pagsunod. Yan po ang tamang pananampalataya. So, ang question po na iyan, ay sana malinaw po yan kay Brother Alvin at sa ating pong mga kaibigang nanonood ngayon at makakapanood pa nitong video clip. Malinaw sana sa inyo yung kapatid na talagang dapat ho natin, ha? Dapat ho talaga nating sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi ng unang Juan kapitulo 2 versikulo 5, ito'y nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at kilala mo ang Diyos pagka iyong sinusunod ang kanyang mga salita. Maliwanag po yung kapatid, no? At ang kanyang mga salita ay lahat, from Genesis to Revelation, Old and New Testament, susundin po natin yan. Walang pinipili. Hindi yung tulad po sa iba. Merong nag-text sa akin na nung nakaraang gabi, eh, ang kanilang paniniwala lang daw ay New Testament kasi yung Old Testament ay wala na yon. Nakita nyo po. Paano nyo pong nasabi na ang Old Testament ay wala na? Eh, sa Old Testament po, mababasa niyan. Isaiah chapter 9 verse 6. Oo, basahin natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Kung wala na po ang Old Testament at New Testament ka na lang, ibig bang sabihin, wala na itong epekto, itong Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ibig sabihin, hindi na ito totoo, itong Isaiah 9:6, kasi Old Testament, wala na, hindi na yan para sa mga Kristiyano, New Testament na lang dapat basahin at pag-aralan. Ibig sabihin ba, hindi na ito totoo ang Isaiah chapter 9 verse 6? Nakita niyo po mga kapatid? So, yan po yung mga pananampalataya na umiiral sa sanlibutan ito na nagtutwist, kunting twisting sa salita ng Panginoon, naturalisa ng Panginoon, sinisira na natin. Bukas po, makinig po kayo. Bukas ng gabi. Sapagkat sasagot tayo ng another argument tungkol sa pagkain, bukas ng gabi na po yan. Huwag nating gawin yan ngayon. Kasi kapag ka ngayon, abay, mauubos na yan. Hindi na kayo babalik bukas ng gabi. So bukas ng gabi, kapatid, no? Pagka bukas bumalik ka, malalaman mo ang isang twisting ng Biblia, sinisira mo ang buong katotohanan sa pagka-Diyos. Sinisira mo pati ang ugali, pati ang plano ng Diyos, kapatid. Sinisira mo. Bukas ng gabi yan, abangan mo po, kapatid, ha? So, yan po, kapatid, ang nagpapatunay na kapag kang argumento mo, maraming conflict sa banal na kasulatan, hindi ibig sabihin nun, mali ang Biblia. Ang mali yung argumento mo. Huwag mong idiin na kahit ang argumento mo ay maraming conflict sa banal na kasulatan, huwag mong idiin na mas mali tuloy ang banal na kasulatan. Idiin mo na mali ang ating argumento na dapat nating baguhin hanggang sa maging akma ang ating argumento sa mga kasulatan. Halimbawa, ulitin ko bilang summary. Sinasabi ng iba na ito daw pong sabat ay ipinako na sa krus ng Kalbaryo. Pero pagkatapos ng pagkapako sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na si Kristo the third day, tapos umakyat siya sa langit. Itong si Pablo, kapatid, wala na si Kristo. Mangangaral ni Kristo itong si Pablo. Pero ayon sa kanyang kaugalian, sa Gawa, kapitulo 17, versikulo 2,
Nangingilin siya ng araw ng Sabat. E ano ito? Ibig bang sabihin, ito ay nagkamali si Pablo? Bakit nangingilin pa siya ng Sabat? E dapat hindi na siya nangingilin? E kung nagkamali si Pablo, bakit nagpapatuloy si Pablo sa kanyang pangangaral na aprobado ng Diyos? Kasi kung hindi aprobado ng Diyos, eh nagpadala na sana ang langit ng anghel para sabihin sa Pablo, ay Pablo, yung pangingilin mo ng Sabat, naipako na yan sa cross, Linggo na ngayon, o kaya huwag ka nang mangili ng Sabat. Hindi po ganyan, wala kang mababasa sa Biblia na nagpadala ng anghel at tinuruan si Pablo at itinama si Pablo. Wala ho. Halimbawa naman, nasabi ng iba, ito daw pong Sabat para sa mga Hudyo lang. Eh kung ating babasahin ang Roma Kapitulo 9, versikulo 4 at 5, hindi lang Sabat para sa mga Hudyo. Ang pag-asa sa Hudyo din, ang pagsamba sa Hudyo, ang Kristo sa kanila din, ang Patriarka sa kanila din. Eh kung lahat sa mga Hudyo yan, anong natira sa atin? Eh bakit tayo sumasambang mga Pilipino? Bakit tayo nakikristo mga Pilipino? Kung lahat pala yan sa Hudyo, maliwanag yan sa Roma 9, 4 at 5 kapatid. O dapat, huwag tayong pipili. Kung ang Sabat ay para sa mga Hudyo, eh paniwalaan natin ang Roma Kapitulo 9, versikulo 4 at 5 na ang pag-asa ay sa Hudyo din. Wala tayong kalaban-laban doon. Ang Kristo ay sa Hudyo din. Ang pagkupkup sa Hudyo, ang pagsamba sa Hudyo, dapat tayo mga Pilipino, hindi na tayo sumamba. Kasi hindi naman tayo Hudyo. Pero sumasamba tayo. Eh bakit ang idinidiin lang natin ang Sabat para sa mga Hudyo, hindi para sa mga Pilipino? Nakita niyo po mga kapatid? So itong uli ay isang ebidensya kapatid na ang argumento mo ay mali, hindi mali ang Biblia. Kaya dapat kung ganyan ang ating argumento, may panahon pang dapat baguhin ito. Okay? So salamat po ng marami sa ating pong mga kapatid na umaantabay dito ngayon. Okay, binabati ko po pala itong si kapatid na ito. God bless Pastor Noel Virasis. Okay, God bless din sa iyo kapatid ha. Ingat-ingat ka po dyan sa Qatar. At siyempre binabati po natin ito si Sir Alan Luiso. Oo. Okay, salamat po. Praise the Lord po sa inyo mga kapatid. Sana umantabay po kayo. Share po ninyo itong ating episode ngayong gabi. Kanina po, kaninang start po nitong ating streaming, ay nandito po yung ating Bible student. Biglang nawala at on and off yung kanyang internet connection, kaya siguro ay nawala kapatid. I hope nanonood na lang siya ngayon sa ating Facebook Live. I hope naliwanagan tayo. Bakit itong mga Adventist, kakaunti, pero sila yung may kakaiba at unique na pananampalataya, ang karamihan linggong pagsamba, ang karamihan Biyernes. Pero bakit itong mga Seventh-day Adventist, hindi naman sila majority religion in the world? Actually, kabilang nga tayo sa minority. Pero bakit ito'y Sabat? Bakit kakaiba sila sa iba? Nakita niyo po, ito lamang po'y kumpirmasyon na nakilala nating lubos ang ating Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Yan po isang ayon sa Unang Juan Kapitulo 2, 3 hanggang 5. Oo. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, kumpirmasyon yan na nakilala natin ang ating Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Yan. Yan po ang ibig sabihin yan. Pagka kayo napunta sa paniniwala na walang kautusan, nako, mahihirapan po kayo mga kabadid. Ang ibig sabihin yan, sabi ho ng Unang Juan Kapitulo 2, 3 at 4, sino mang nagsasabing kilala niya ang Diyos, o mahal niya ang Diyos, pero hindi sumunod sa utos, ang sabi ng Biblia sa kanya, ang taong ito'y sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kung sinungaling siya, ano siya? Banal o masama? Masama bagang sinungaling? O kung kasinungalingan niyan, kanino siya panid? Sa Diyos o kay Satanas? Eh, ang kasinungalingan, ang ama niya ay si Satanas. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung pwede pa tayong magmago, bumalik tayo sa tamang pananampalataya. Yan po ang aking may papayo sa ating pong mga manonood ngayong gabi. Kaya po sa lahat po ng ating taga-antabay, magsisimula na po ngayong gabi, no? Hanggang sa susunod. After po ng prayer session mga kapatid natin, magsisimula na po akong sasagot ng mga argumento at mga katanungan. Mabuti na lamang may nagpadala po mga katanungan, no? At sasagutin po natin yan mula sa banal na kasulatan by God's grace po mga kapatid. Sa tulong ng aklat na meron ako. Oo, ito po ay nagbibigay pa sa atin ng marami pong pagkaunawa sa mga argument sa banal na kasulatan. Salamat po sa iyong pag-antaba. I-share niyo po ito mga kapatid ko sa inyo pong mga kaibigan para mapanood din nila. Pagka napanood nila, maintindihan nila. No? So kung kayo po ay ngayon lang nakapanood, pagkatapos ng programa ito, pwede niyo po itong balikan. Oo.
Kapag ka medyo may linya kapatid na na-stop, luksuhan nyo lang hanggang doon kayo magsimula sa atin pong pagpapaliwanag ng argument para maintindihan nyo po. Ha? Okay. Salamat po ng maraming mga kapatid. Ang oras natin ay alas 9:41 na. Mag-aalas 10 na mga kapatid. Ito po'y paglabag na sa ating kalusugan. Kaya ito po'y nangyari lamang dahil nga po ay hinihintay ko talagang makapasok itong ating pong kapatid na Bible student from Bulan. Kailan pa on and off yung kanyang internet. Noong dumating na naman ang kanyang internet, ako naman nawala ng internet. Kaya nag-load pa tayo, nag-data pa tayo para maka-ano tayo. Kaya ang nangyari po mga kapatid, umabot tayo ng 9:41 p.m. So hindi naman dapat ganito, no? So God bless po kay ka-Islam mo to, no? Kapatid, God bless po. Good night po sa inyo, ha? By the way po, sa ating pong mga kaibigan, kung bago pa lang po kayo sa panunood ng programa ito sa Bible Study, i-subscribe nyo po ang ating pong YouTube channel, kaibigan. I-subscribe nyo po at pagka na-subscribe nyo po, click the bell button para maging updated po kayo sa lahat ng ating program. Ha? So, ang pangalan po ng ating YouTube channel ay Kalife Channel. Oo. So, para maintindihan po ninyo, ha? Yan po ang ating YouTube channel, mga kapatid. I-subscribe nyo naman po. Magsisend po ako ng mga video sa Facebook, i-subscribe nyo na lang po para matuntun nyo po yung ating YouTube channel. Okay, salamat po ng marami sa ating pong mga kaibigan na nanonood po ngayong gabi. Magpapatuloy po tayo bukas po ng alas 7. At sa muli po kaibigan, pagkagabi po, magsisimula po tayo sa ating pangaral. Ha? Sa ating pong pagsagot sa mga argumento mula sa banal na kasulatan. Kung kayo po ay mayroon ding mga katanungan at mga iba pang mga tanong na gusto nyo pong alamin mula sa banal na kasulatan, isend nyo na po yan sa akin. Hindi ko naman ibig sabihin yan, sasagutin ko agad kasi may alam ako. Kung alam ko, pwede kong sagutin natin. Pero kung hindi ko pa alam, talagang pag-aaralan natin. Pero kung isend nyo po yan sa akin, makakatulong din po yan sa akin. Ang ibig sabihin, marami akong pag-aaralan, marami akong malalaman. At kayo din, pagka nasagot natin, pagka nasagot ng banal na kasulatan, marami din po kayong malalaman. Kaya talagang ang pagtatanong, ang pagsisend ng mga katanungan, malaki pong itutulong. Hindi lang kayo natutulungan, kundi yung taong tinatanong nyo, ay matutulungan nyo rin. Okay? Okay, sabi po ni Kaisla Muto, nag-PM po ako, Pastor, pakicheck. Salamat. Opo, mamaya iti-check po natin, mga kapatid, ha? Okay, salamat po ng marami kapatid ko at mga kaibigan. Good night po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Noel Virasis, magsasabing to God be the glory. At stay safe po tayo but stay connected to God. Nagtutuwa po ako ngayong gabi na napasimulan po natin ang ating pong paglilingkod. Kahit po medyo umabot tayo ng ganitong oras ng gabi, pero natutuwa naman po ako sapagkat napasimulan po namin ang aming Bible study. And I hope si Brother Alvin Gumbeyo ay nanonood sa ating pong palatuntunan ngayon. God bless you po. Good night po muna tayo mga kapatid. Salamat po ng marami sa inyong pagantabay. Let's pray. Dakilang Diyos na mapagpala ka po sa lahat. Salamat po ng marami sa aming pong pinag-uusapan ngayong gabi. Pagpalain po Panginoon ang aming pong mga katotohanan tinanggap ngayon at sa pamamagitan nawa ng pagkaalam nito ay magiging malapit kami sa iyo. At pagka nagiging malapit kami sa iyo, ay ito po Panginoon na magiging paraan upang kami ay manahan sa iyong biyaya, lumayo sa aming makasalanan, magpakalapit-lapit sa kabanalan upang kami mahanda sa iyong nalalapit ng pagbabalik. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoon si Jesus. Amen. So God bless po sa inyong mga kapatid. Good night po sa inyo. Have a nice sleep.